What's up mga atat? Tata Boy here, your solo viajero. And welcome back to another travel vlog. Balak nyo bang pumunta sa Bantayan Island? Ang travel vlog na ito ang hinahanap nyo. Let's go! Eto na nga ang part 2 ng aking Bantayan Island travel vlog. At sa video na to ay samahan nyo akong tuklasin ang ilan sa mga sikat na pasyalan sa Bantayan Island. Sa pangalawang araw ko sa Bantayan Island ay lumipat ako sa Marlins Beach Resort. Ang resort na ito ay matatagpuan sa tabi lamang ng mga napakalinaw na tubig at puti at magbubuhanging beach ng Bantayan Island. Wow! Look at that! Napaka-colorful ng kanilang mga umbrella hut at pwedeng magpakasawa ka sa sobrang ganda ng kanilang beachfront. Mapapa, oh my God ka talaga. Siya nga pala, excited na ako na maipapakita ang aking room. Tara, pasukin natin. Welcome to my room! Ang room kong ito ay may halagang 3,500 pesos. And this is good for 2 persons. Isa sa mga nagustuhan ko rin dito ay ang napakalakas na wifi connection. Sobrang lamig pa ng kanilang aircon. At ang linis ng kanilang bathroom. Every time na mag-check-in ako, palagi ko talaga itong hinahanap, mga ganito guys, kasi gusto ko to para sa work. Tanghali na, kaya pinuntahan ko agad ang kanilang restaurant. Ang daming masasarap na pagkain, ang pagpipilian. At ito na ang aking order. Kain tayo. 1 o'clock na, late lunch na tayo. Nag-transfer ako from Kota to Marlins kasi fully booked na po yung Friday ng Kota. So, good thing. Thank you, Lord. Marlins Beach Resort ay meron pa silang room for me. Kinagabihan, gusto ko sanang gumala. Kaso, maulan sa labas. Kaya nag-decide ako na dito na lang sa loob ng room ko magstay at panood ng YouTube. Hanggang sa tinawag na ako ng antok, kaya nahiga na ako at nakatulog. Magandang araw! Day 3 ko na sa Bantayan Island. At bago tayo gumala, ay kape-kape muna tayo. Habang nanonood, magandang view mula sa aking room. Ang sarap ding magmuni-muni dito. After mainitan ng tiyan, ay diretso na ako sa bathroom para maligo. And good thing sa bathroom nila ay merong hot and cold shower. Ah, the best shower. Tapos na ako maligo. Ayan. It's time to eat my breakfast. Hello, good morning! Saan ba ako? Andito na tayo sa Marlins Restaurant. And timing na buffet ang handa nila. Kaya excited na akong kumain!
Ito po yung breakfast ko. Chorizo, corned beef, itlog, at saka mga veggies. Wow! Kain na tayo! Delicioso! Busog na at ready na ako gumala today. So guys, nakapagbihis na ako. Ayan, look at my OOTD. May pa-OOTD tayo. Ayan, nabili ko lang to dito sa Bantayan. At nagustuhan ko tong polo shirt na to. Pang Hawaiian. Ayan, so pababa tayo. At habang ako ay naglalakad sa dalampasigan, ay biglang may lumapit sa akin at inaalok ako ng tour for only 500 pesos. Gusto ko maaga na sir, maaglang tour sa among tourist spot. Tatagpuan, mangrove, paradise, cliff diving, Ugtong Cave, Buta Beach, yung sandbar. At napa-oo ako ni Mang Lando. First stop, Mangrove Eco Park. Guys, ayan po, kasama ko si Manong Lando. And pupunta kami sa Amsawi. Mga ilang minuto. Hanggang sa nakarating na rin kami sa Ubuob Mangrove Eco Park. Ayan, mga tama ka boss, 15 minutes yun talaga. Siya is 55, tapos yung children is 20, kayaking. May pwede pa naman kayaking ito, 150 rides. Shout out to my vlog. Hello. Welcome to Mangrove Eco Park. Kung kayo ay isang nature lover, well, definitely ito ang hanap nyo. Ang napaka-famous na Mangrove Eco Park. Lalong sumikat ito dahil sa palabas na Kamsawi na pinagbibidahan ng mga sikat na artista dito sa Pilipinas. At dito sa famous sign na ito, hindi pwedeng dadaan ka na walang picture. Hey, hi! Artista na! Hi! Hi! Smile. Whoa. Happy. Hi guys, what's up? Hi to my vlog. Hi. Follow me on YouTube. Like, subscribe, share. Next stop, Sandira Beach. Entrance fee natin is 60. Sa adult at saka sa children ay 30. Alright. Hi, ito my vlog. Ang Sandira Beach or Paradise Beach ang tinaguri ang pinakamagandang beach dito sa Bantayan Island. Dahil sa malaparaisong beach nito, lahat ng mga bisita ay naiinganyo na maligo dito. Hey guys, got here a new friend from Poland. Hi. Hi, say hi to my vlog. Hello. What can you say about the island? Oh, it's beautiful. It's my first day here, so I'm enjoying so far. Hi. Dahil hindi pa gaano ka-crowded ang beach na ito, perfect place din ito sa mga gustong mag-soul searching by the beach. Wow! Sobrang linaw ng tubig dagat na parang kristal. At nako, ang puti at pino ng buhangin. Kung trip nyo naman ay cliff jumping, hindi dapat palagpasin ang The Ruins dito sa Bantayan Island. At ang kagandahan dito, walang entrance fee. Kaya libre kang tumalon sa cliff or magpa-picture-picture sa napakagandang The Ruins na natatakpan ng graffiti. Tip ni Atat, dapat pumunta dito sa bandang hapon para di masyado mainit. Time check, it's 11:30 na ng umaga at sobrang init na ng araw. And nandito ako sa The Ruin na kung saan pwede tayong mag cliff jumping dyan. Look at that. And wow, napakaganda ng place guys. So
may nakikita ako nagpipaint dito. So, anong pangalan mo? Crown. You are Crown. Wow. Crown artist. So, taga-bantayan din kayo. Ay, Manila po. Taga-Manila. Oh, mga graffiti artist. Graffiti artist. Street artist. Anong team nito? Ano to? Ano po siya, more on freestyle. So, parang mga kanya-kanya kanyang quality. Depende sa artist, yung sa akin po, character. Po siya, parang more on freestyle. Ano to, libre lang to dito? Okay. Dagdag attraction ba? Oo nga. Thank you so much, ha? Sige po. Okay, bye-bye. Ayun po, taga Manila pala sila. Akala ko taga Bansaya. Last stop, Kota Beach. Dahil kilala ang Bantayan Island sa napakagandang white sand beach nito, hindi rin magpapahuli sa listahan ang Kota Beach. Tatambad sa iyo ang malinaw na tubig dagat na parang kristal na kumikislap dahil sa sikat ng araw. Magkikita mo ang buhangin na maputi katulad ng mga ulap sa langit at pino na parang bigas binayo ng 10 beses. Ang beach na ito ay may sandbar na pwedeng maglakad-lakad, magmuni-muni, pagkatapos magtampisaw sa karagatan. Madami ding mga turista na pumupunta dito dahil gusto nilang masaksihan ang kagandahan ng paglubog ng araw. Kaya naman, unang gabi pa lang dito sa Bantayan Island ay dito na ako sa Kota Beach Resort nagstay. Ito na ang huling gabi ng aking Bantayan Island Adventure. Ang sarap lang talagang maglakad-lakad dito. At hindi ka talaga magugutom dahil sa daming mga restaurant na pagpipilian. At hanggang sa nakita ko itong bagong Habhab Restaurant. Good guys, arena mo sa kapag mga kapag. Hi everyone, come and visit us sa Habhab. It's very near to the kana mga daghan ng mga resorts and near the beach. You would like also our food and the people here. Thank you very much. Thank you, sir. Balik na tayo sa Marlins Beach Resort at ito ang nadatnan ko. Maraming mga guests ang nakatambay dito at kumakain. Ang kanilang restaurant ay naghahain ng Filipino and international cuisine. At bukod sa masasarap nila na food, ay napakaganda din ng ambiance sa labas. Ang sarap panuorin sa mata ng mga nagagandahang ilaw dito. Kaya tsak na gaganahan ka na kumain dito, lalo pag-gabi. Pang-apat na araw ko na sa Bantayan Island. Ang bilis ng oras. At uwian na. It's 12 o'clock noon na guys. Check out time na tayo. Maraming salamat sa Marlins Beach Resort sa paghatid sa akin papuntang port. Say hi. Kung may isang lugar na gusto kong balik-balikan, yan ang Bantayan Island. Thank you so much, Bantayan Island, sa uulitin. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel.